welcome po mga kamuffer sa panibagong video dito sa Manila Urban Fix. At ngayon, ang tatalakay natin is no other than night na naman yung thumbnail, pati din yung description, or yung title rather. I-unbox po natin itong bagong helmet ko. Itong bagong dating kong helmet galing sa Korea. Yes, you heard it right, Korea. Bakit ako bumili ng helmet? Meron na akong helmet. Ang tagal na ng panahon na nakalipas, kahit pa paano nakabawi na ako. And of course, syempre, since medyo nakabawi na ako sa mga kailangan kong gawin, nasa mga kailangan kong bayaran, kaya nabenta na yung few and other parts ko sa bike. Nag-give back naman ako dito sa isa kong kaibigan, at kilala niyo yung kaibigan na yun. Binigyan ko siya ng balato. And of course, no other than siya, si Jeru Gaspar. Si Skidmaster Jeru Gaspar. Binigay ko yung helmet ko. Yes, yung spider kong helmet, binigay ko sa kanya. Dahil palagi niya akong kinukulit, dati pa, na napapugyan sa helmet ko, gusto niya yung helmet ko, ganyan. Since again nga, nakabawi na ako, kahit papano kumita. And again nga, nabayaran na yung mga dapat bayaran. Katulong na ako sa family, kahit papano, konting bigay. Hindi ko pa rin nakalimutan si, of course, si Skidmaster natin, si Jeru Gaspar. Kasi of course, siya yung tumutulong sa akin kapag gumagawa ako ng videos, mga tutorial videos, and siya yung nagiging cameraman ko. So again, binigay ko ang aking helmet dito nga kay Jeru Gaspar. Balato ko na sa iyo yan. Jeru, kung nanonood ka, alam ko naman, pinapanood mo vlogs ko. Kailangan pa hindi nanonood. Ingatan mo yan. And of course, ride brake is ride safe. And kung bago lang po sa channel ko, ako nga pala po si Admin Allen. And I create fixed gear contents, fixed gear videos, and cycling contents here in YouTube. So kung gusto pa ng ganitong mga klaseng content, then kindly consider na mag-subscribe po kayo. Again, di ko kayo pinipilit. Kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. So taya, simulan na po natin ang pag-unbox dito sa bagong helmet na Crank Artica galing Korea. Let's go! So dumating itong package ko. Medyo matagal siya kasi again nga, galing Korea. And ito nga pala yung box sa ilalim ko. Tada! Nasa loob pa. I mean, di pa buo yung bike ko eh. Hindi muna siya magagamit sa ngayon, as of now. So yan, nakikita nyo. So again, ito nga, unboxing. Medyo matagal siya bago dumating kasi again, galing Korea. Tapos natutulog ako, bigla na lang ginising ako ng kapatid ko. Sabi niyo, walin, andyan yung Shopee. Sabi ko, Shopee, nag-order ba ako? Napaisip ko, nag-order ba ako? Kasi ang tagal ko nang hindi rinig to dahil, again nga, matagal to bago dumating. So, napaisip ko, ano kaya yung in-order ko? Like, ha? Nani? What? So, yun, as yung nagising-gising na ako, ay, Shopee pala, man. Ay, yung helmet pala to. So, again, bumaba ako. Yan, kinuha ko, and sabi ko kay kuya, salamat Shopee. Sabi ni kuya, sige, salamat din. Anyway, girl. So, yung nakuha ko yung box na to, buti hindi siya gutay-gutay dahil minsan daw medyo siya-siya yung box kapag dumadating, nakikita ko sa mga reviews. Pero buti naman dumating to, hindi naman siya siya. Intact, tas meron pang smiley face na Korea and stuff. Tapos, yeah, pinasok sa loob. Nakikita nyo, ang lupit ko kung paano magbukas. Then again, yung binuksan ko, pagabuhat ko dito sa mismong box ng helmet, namangha ako dahil magaang na magaang talaga siya. Itong helmet na to is weight at 220 grams kung hindi ako nagkakamali. Typical helmet, nag-weigh siya ng mga around 240 to 300 grams. So parang significantly, na mas magaang siya compare sa mga average and traditional road cycling helmet. Road cycling kasi mas mabigat yung mga ibang helmet. Ano no, pamotor, malamang mabigat yun. And yung full na MTB, yung pati may mask, yun, mabigat din yun. So, para sa isang road cycling helmet, ito ay isang very magaang na helmet. So, upon inspection, mukhang maayos naman yung box, yung mismong box na yun. Tapos makikita nyo, may logo dito ng Crank Artica, literal na crank. Tapos, makikita mo yan, makikita mo yung size, makikita mo yung parang sticker ng mga information. Then, makikita mo mismo yung Crank Artica na helmet dyan sa parang gitna dahil may cut-off. So, yung kinuha ko siya out of the box, again, solid naman siya. Tapos, naka-ano pa rin siya, no? Naka-plastic, another layer of protection. Kaso, wala lang nga siyang mga manual tulad ng mga ibang helmets. Para sa'yo, masasabi ko to, premium, but in a very reasonable price. Sabihin ko sa inyo mamaya kung magkano ko to nabili. So, anyway, yung nakuha ko, wala namang mga manuals, ganun. Pero, kung makikita nyo, ay ang ganda ng helmet. Puting-puti. O nga pala, itong kinuha ko is a pearl white. As in, puting-puti talaga siya. Ngayon, magtataka kayo, bakit kumuha ko ng puti? Why not?
Ang ano, ba't kumuha ng puti? Madumihin pala yung puti. So, anyway, para sa akin talaga bagay siya sa bike dahil puti yung sinili. And ganun. And kung papansinin nyo, marami siyang vents, no? Marami siyang vents within the helmet para dumalo yung hangin. At makool yung ulo mo. And of course, para maging aero. So, ganun. And of course, again nga, pearl white siya. So, yung finish niya on top is a matte finish. So, ang sarap niya hawakan. Pero again nga, nababahala ako na baka madumihan to. Dahil again, puti siya, then matte. Tapos yung ilalim niya, yung bandang ilalim, glossy white siya. So, most part are, again, matte dahil yun nasa taas. Tapos kung mapapansin nyo, ito, mayroon malaking logo dito sa right side ng helmet kapag titignan mo galing likod. Then, left side kapag titignan mo galing harap. So, andun yung logo niya, Crank Artica, pogi tignan. Tapos yung design niya is parang, you know, parang K-plus helmets or parang Geo Vanquish helmet. So, yung itsura niya, yung looks, yung aesthetics niya, ang pogi talaga, parang premium na premium. Itong helmet ito, ang premium tignan, ang premium hawakan, pero yung price niya, hindi pang premium. Pang premium sa wallet talaga dahil budget na budget siya. Again, sabihin ko sa inyo at the end of the video. At tara, pag-usapan natin yung vent. Again, di ba sabi ko maraming vent sa haya para pumasok hangin, makul ulo mo, eyo. Tapos yung likod niya, di ba kung mapapansin nyo, isang kurbado, tapos pak, hati ka agad. I don't know, aerodynamic stuff. Hindi ako engineer but sabi nila aerodynamic stuff. Nakita ko sa video ng Analog Plus. By the way, yung brand na Crank, yung may hawak sa kanila is Analog Plus. So yun, nakita ko sa review ng Analog Plus is ganun nga, parang aero stuff daw. And of course, nakita nyo doon may malaking dalawang vent. Diyan sa likod, again, para makool lalo yung ilong ulo at mas aero nga. Pero again, claim nila to. Claim mismo nito ng Analog Plus, claim mismo to ng Crank. So it might be biased, I don't know, wala akong pantes. So dito ko nalang binabasa yung answer ko, even though na may chance siya na maging biased din. Again, sabi nila mismo. 360 dynamic fit, kung makikita nyo naman. Yung fit niya, ang sarap ng fit niya, kapag iniikot ko, matigas siya na parang Giro helmets. I guess I really like the fitting system nitong Crank dahil it feels secure talaga kapag iniikot. Medyo matigas lang nga, pero okay lang naman sa akin. I don't mind, hindi naman nakabother. Tapos yung padding niya sa ulo, I can say sa sobrang dami kong helmet na nagkaroon, masasabi ko itong nasuot ko na itong Crank Artica na helmet, yan ata yung pinakamalambot na naramdaman ko sa ulo. Yes, ang lambot sa ulo niyan. Parang ang kapal kasi ng foam, ang lambot sa ulo, parang niyayakap yung ulo mo. Parang unan na nasa ulo mo. Ganun. So, again, maganda yung pag-fit. Tapos yung foam, yung cushion, rather, hindi pala yung foam. Sabi ko sa inyo mamaya yung foam EPS. Yung cushion, malambot siya sa ulo. I like it. Sturdy na nga yung retention system. Tapos ang lambot pa sa ulo. Solid. Yung foam nga pala nito ng Crank Artica, the typical EPS siya, or ang tinatawag na expanded polyesterin. It is a crushable foam widely used in helmet liners and other energy management applications. So maganda yung energy absorption ng EPS, so kapag bumagsak ka, safe ulo mo. Tada. So parang siyang styrofoam, which is styrofoam nga, but mas matibay na styrofoam. And yung EPS niya, meron siyang in-wall technology, sabi nga ng Crank. O nga pala, kahit mas makapal siya kaysa sa Spider Stream ko, for some reason mas magahang pa rin siya. I don't know, hindi ko maano yung math. Pero ganun na nga. Makapal siya, pero still magang pa rin siya compared sa Spider Stream ko dati. And yun nga yung na-advertise na nga Crank ay itong helmet na to is very, very light. And indeed, it is very, very light. Sobrang gang ng helmet na to. Kaya nga, again nga, yung ako sa box, like, wow, nani, gang. So, magkano nga pala itong Crank Artica na helmet? Wait, bago ko sabihin, palitan ko muna helmet ko. Yung Crank mismo. Siyempre, yun yung inaano kasi hindi yun yung suit ko. And oh nga pala, yung retention system nitong Crank Artica, kakaiba siya. First time ko nakita to. Tingnan nyo. Detagilid siya. Yan o. Detagilid siya. Instead na yung normal na interlock na gano'n. Tagilid siya. Tapos, demagnet. Ang galing. Very premium. So again, suotin ko muna ito bago ko sabihin kung magkano to. Oh, sarap, man. So magkano nga ba itong helmet na to? Yung nabili ko lang ito ng 2,000
2,800 pesos. Sa 2,800 pesos, meron ka ng poging helmet, sa opinion ko. Pangalawa, meron ka ng aero na helmet, sabi ng Crank. Pangatlo, mag-aangyo yung helmet, confirmed by me. So, sa 2,800 pesos, itong tatlo na to, nakuha mo. And of course, pati yung pang-apat. Safety, in-mold technology, EPS. Pero of course, meron akong gusto na isama sa isang helmet at yun ang yung tinatawag na MIPS or yung wave sail na technology by Bontrager. Ano yung mga yun? Basically, it will reduce the momentum kapag tumama man sa ulo mo or yung energy rather para malessen yung head injury mo kapag karon man ang disgrasya. Pag tumama man yung ulo mo sa lapag or sa kahit na ano. Dahil may konting play dun sa MIPS tapos pa may extra cushion dun sa Bontrager wave sail. Pero of course, sa 2,800 pesos, hindi mo makukuha yun kasi again, mas premium na premium yun yung ganung klaseng technology. Pero paano pag may ganung technology dito sa helmet na to para mag-additional pesos ka na lang, mag-additional na bayad ka na lang. Para sa akin, itong helmet na to magiging sobrang solid siya at sobrang sulit. Pero ngayon masasabi ko na sa inyo, sobrang sulit ito. Dahil again nga, sa apat na sinabi ko, pogi, aero, sabi, totoo naman. And of course, safety dahil magandang EPS ang ginamit and in-mold technology. Pero to further enhance the safety of this helmet, of course, Bontrager and the MIPS na technology. So, sure po mga kamappers, ride brake guys, ride safe at nadaan, huwag lalapit sa truck and bus. And of course, sumunod po sa batas traffic ko and mag-helmet po kayo mga kamappers dahil marami po tayong mga siklista, marami po tayong mga fixed gear riders na hindi nag-helmet. Awit sa inyo. And baka magkaroon talaga ako ng review and experience nito ng, I don't know, a month or two. I mean, hindi man ako makakonclude kagad ng answer within, you know, a day or a week. So I guess matagalan na experiment ito bago ko gumawa ng review. Again, kamaffers, peace.